Mga kapuso, karaniwang sinasabing mag-ingat tayo sa mga holdapan sa jeep tuwing gabi. Pero kahit pala tirik na tirik ang araw, umaatake ang mga masasamang loob. Tulad ng dalawang lalaking inaresto matapos umanong holdup ng isang jeep sa Quezon City. Balitang hati ni Cesar Apolinario. Sa kanto ng Ibardula sa Quezon City, nagdeklara ng holdup ang dalawang sospek na nakilalang sina Rodolfo Moldon Jr. at Joby Mar Sumaga. Naganap ang krimen pasado alas 10 ng umaga sa loob ng isang pampasayarong jeep na biyaing Fairview, Cubao. Sa pilitan daw, kinuha ng mga sospek ang mga gamit ng mga pasayaro at saka tumakbo. Quick response naman kami dahil yung visibility ng mga BPSO namin dito, naka-deploy dyan eh. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa barangay Sacred Heart, kaya agad silang rumisponde. Nahuli ang mga sospek, nakumpiska sa kanila ang mga gamit na ninakaw sa mga biktima, pati ang bag na may lamang iba't ibang klase ng damit na gamit din daw ng dalawa para manlin lang ng mga otoridad. Yung nila kanina, statement nila, no? Pag nakagawa sila ng krimen, tinatapon na nila yung damit nila, yan ang pinapalit nila. Oo. So yun ang purpose. Yes, ito ang purpose nila para hindi sila ma-identified. Itinanggi ng mga sospek ang krimen pero nalaman din ang pulisya na nakulong na rin ang isa sa kanila sa kasong shoplifting. Ayon sa pulisya, kadalasang tumataas daw ang bilang ng krimen tuwing Disyembre at Enero dahil alam daw ng masasamang loob na sa ganitong panahon, maraming pera ang mga tao lalo't katatapos lang ng holiday season. Sa tala ng PNP, tumaas ang bilang ng krimen sa lansangan noong 2011 na umabot sa 6,584 kumpara noong 2010 na umabot sa 5,919. Nandiyan rin ang Quezon City, malaking Quezon City po kasi. Limang laki po ng Maynila ang Quezon City at marami din po kami populasyon dito. Kailangan daw mag-ingat ng publiko lalo na sa tuwing araw ng sweldo, panahon ng bayaran ng tuition at holiday season. Kaya payo ng pulisya hanggat maaari, huwag magpakita ng alahas at mamahaling cellphone kapag lalabas ng bahay. Huwag magdala ng mamahaling gamit at huwag ding maglakad na mag-isa sa madilim na lugar. Kung magta-taxi, alamin ang plate number. Kung mag-withdraw ng pera sa ATM, piliin ang maraming tao at maliwanag. Umiwas ding mag-park sa madilim na lugar at iwasang mamalagi sa sasakyan. Cesar Apolinario, GMA News.